Malapit na ang 2022 presidential election at usap-usapan na kung sino ang nagnanais na susunod maging Pangulo ng Pilipinas. Alam na nating lahat na kasunod nito ay kapangyarihan at kayamanan sa sinumang mananalo bilang presidente ng ating bansa. Ngunit kung bago ka pa lang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa susunod naming mga video. Narito ang mga taong inaasahan ng Pilipino na tumakbo bilang presidente ng ating bansa. Number 1, Sara Duterte Carpio. Kilala natin bilang Inday Sara, anak ni Pangulong Duterte, lumaki sa Davao City at isa ding abogado. Siya ay mayor ng Davao taong 2011. Mas lalong nakilala si Mayor Sara sa pagsapak niya sa isang pulis na inutusan ng korte upang gibain ang mga bahay na nakatayo sa lupang hindi nila pagmamay-ari. Siya ang naging kauna-unahang babaeng alkalde ng Davao na mahalal siya bilang mayor taong 2010. Number 2, Emmanuel Dapiran Pacquiao, na mas kilala nating Manny Pacquiao sa industriya ng boxing. Tubong General Santos at kaisa-isang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Tinaguri ang pambansang kamao sa ating bansa. Isang singer at pumasok sa pag-aarte na naging bida sa mga pelikula. Naging host sa dalawang TV station. Naging professional basketball player. Hanggang kalaunan ay pinasok ang mundo ng politika dahil sa gustong makatulong sa Pilipino. Nanalo siya bilang senador taong 2016 at namayagpag ang kanyang pangalan sa kahit saang sulok ng Pilipinas at sa buong mundo bilang senador at world champion sa larangan ng boxing. Number 3, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mas kilala natin bilang Bongbong Marcos, pangalawa at kaisa-isang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Taong 1980, naging Vice Governor sa Ilocos Norte sa edad na 23. Nanatili siya sa posisyon hanggang sa napatalsik ang kanyang ama dahil sa People Revolution at lumipat sila sa Hawaii taong 1986. Taong 1989 ay pinayagan siyang bumalik sa Pilipinas. Taong 1992 naman ay bumalik siya sa politika at nanalo bilang congressman sa Ilocos Norte. Taong 2010 nang siya ay tumakbo at nanalo bilang senador ng Pilipinas. Number 4, Francisco Moreno Dumagoso. Mas kilala natin ngayon bilang Yorme Isko. Si Yorme ay galing sa mahirap na pamilya. Maliit pa lamang ito ay natuto ng mga lakal upang makakain. Nadiskubre noong 1993 ng isang talent scout sa isang lamay at napasok nito ang mundo ng showbiz. Naging malaking break ni Isko ang pelikula kung saan naging tambalan niya si Claudine Barreto. Taong 1998, nagdesisyon siyang tumakbo bilang councilor ng Maynila. At naihalal sa ikalawang beses noong 2001 at hanggang 2004. Taong 2007 naman ay nanalo siyang vice mayor at naihalal muli sa pariyong posisyon taong 2010. Noong 2013 ay tumakbo si Mayor Isko sa pagkasenador ngunit hindi siya nanalo. Pagdating ng 2016 election ay tumakbo na naman siya ng mayor ng Maynila. Naging kalaban nito ang dating presidente na si Erap Estrada. Siya naman ay nanalo at pumalit bilang mayor ng Maynila. Dahil sa tuloy-tuloy na pagkilos upang baguhin ng Maynila ay naging top trending ito hindi lamang sa kanyang distrito kundi sa buong bansa. Siya ay laging sentro ng balita sa iba't ibang media sa Pilipinas. Number 5, Maria Leonor Gerona Robredo. Mas kilala natin bilang Lenny Robredo, tubong Naga City at naging abogado taong 1996 at naglingkod sa Public Attorney's Office.
taong 2012 matapos yumao ang kanyang asawa na si Jesse Robredo na naging sekretary ng DILG. Taong 2013 nang tumakbo at nanalong congressman si Lenny sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Bilang vice president at nanalo noong 2016 election, sinasabing ang mga kilos nito ay patuloy na hakbang sa plano nitong pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas sa darating na halalan. Tatakbo kaya talaga ang mga ito sa pagkapresidente? Kung magkatotoo, sino kaya sa kanila ang mananalo? Ipagpalagay natin kung sakaling ngayon ang halalan, sino sa kanila ang iyong pipiliin? Salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan niyo itong video na ito, baka pwede niyo po ako bigyan ng isang like dyan. And share niyo din sa family and friends niyo. Share my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. Nandito na po ay inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.